Praise the Lord. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. At muli po tayo po ay magkakaroon po uli ng pag-aaral para sa ating mini Bible school. Ito po ay na udlot ng ilang linggo, ng ilang biyernes. Pero sa biyaya ng ating Panginoon ay makapagpatuloy po muli tayo ngayon. So, muli ang ating may part 3 ng question, 60 questions on the Godhead. So, tayo po ay nasa question number 31 na po. Ang sabi po dito, does the Bible say that Christ is the Lord? So, sinasabi ba ng Biblia na si Kristo ang Panginoon? So, pag binasa po natin yung Lucas chapter 2 verse 11, sabi po dito, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. So, ang umimik po nito ay ang anghel. Ito po yung pagkakataon na yung mga pastor ay nasa labas nung ito po ay binisita ng mga anghel yung mga pastor na nasa field. Babantay ng kanilang mga alaga at sinabi ho dito na darating na o ipinanganak na ang tagapagligtas sa bayan po ni David at siya po ang Kristo, ang Panginoon. So si Christ, siya po ay ang ating Panginoon. So wala pong pagtatalo po dyan dahil marami pong sinasabi sa Biblia. At marami po talaga tayong makikita sa Bible o sa ating pagsasaliksik na si Kristo o si Jesus Christ, siya po ang ating Panginoon. So, nung siya po ay pagkakataon na ipinanganak dito sa lupa, si Kristo bilang ating tagapagligtas, dineclare na o sinabi na ng mga anghel na itong Kristo, itong batang ito na ipinanganak, ay siya po ang Panginoon. So, isa po yan sa mga kasagutan sa katanungan pong yun. At sa 32, sabi dito, does the Bible say that the Lord is God? So, sinasabi ba ng Biblia na ang Panginoon ay Diyos? So, meron po kasing kaguluhan po minsan sa mga tao na tinatanong nila bakit may sinasabi kayong Panginoon. Tapos mamaya-maya, may sasabihin kayong Diyos. Mamaya naman, biglang sasabihin nyo, Jesus Christ. Sino ba talaga yon? Ano bang pagkakaiba po nila? So, ito po ay iisa lang po. Wala naman pong pinagkaiba. Ano po? Ano sabi dito? Sa 1 King chapter sabi dito, 18 verse 39, at nang makita ng buong bayan, sila'y nagpatira pa at kanilang sinabi, ang Panginoon ay siyang Diyos at ang Panginoon ay siyang Diyos. So, ito po yung paulit-ulit na sinabi ng mga Israelita po. Ano po? So, kasi noong panahon po ng Old Testament, ay wala pa pong binibigay na pangalan. Kaya ito po yung makikita po natin na kalimitang ginagamit po nalang yung Panginoon. Wala po silang binibigkas na pangalan. Dahil sa New Testament, sa Matthew, doon po binigay yung pangalan ng ating Panginoon na siya po nating ikaliligtas. So, mapalad po tayo dahil sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo po ay nasasakop sa kapanahunan ng New Testament. Kaya, kilala po natin kung sino yung Diyos at Panginoon na pinaglilingkuran po natin. At sa Acts, ang sabi dito, Acts chapter 20, chapter 2 verse 39, sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa kanya. So ito po yung pagkatawag po. Ibig sabihin, alam natin ito eh, kasi pag yung buod ng chapter 2 ng Acts, ito po yung espiritu ng ating Panginoong Hesukristo. Ano po? So, siya po yung ating Diyos, siya po yung ating Panginoon, kung sino man ang tawagin niya. Sabi po dito, kung ilan man, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon,
ay ibibigay niya po yung pangako. At yung pangakong ito, alam po natin yan, yan po yung banal na espiritu na ibibigay po sa mga humihingi sa kanya. So, wala po yung pagtatalo. The Lord, He is God. Ano po? So, yun din po yun. Sa Revelation chapter 19 verse 1, pagkatapos ng mga bagay na ito, ay narinig ko ang gaya ng isang malaking tinig ng isang makapal na karamihan sa langit na nagsasabing, Aleluya, kaligtasan at kaluwalhatian at kapangyarihan ay nauukol sa ating Diyos. So, ito pong mga umiimik na ito, para sa mas maintindihan po natin, ito po yung mga naligtas. Ano po, yung nagsasabing, Aleluya, kaligtasan, luwalhati, kapangyarihan na nauukol sa ating Diyos. So, ito po yung sa mga nagtagumpay na mga mananampalataya. So, walang kaso po yan kahit sabihin po natin siya ay Panginoon, sa panalangin natin, siya ay Diyos. Wala pong kaso po yan dahil iisa naman po yan. Lahat po sila yan ay direct sa ating Panginoon. Si Jesus Christ, the Lord, God, siya po yan mga kapatid. Lahat po yan ay iisa. Wala pong pinagkaiba po yan. At sa 33, sabi dito, how could the church belong to Jesus? Sabi sa Matthew chapter 16 verse 18, and yet be the church of God. So, ito rin po mga kapatid, ito po ay hindi dalawa, si Jesus at yung Panginoon o yung Diyos, hindi po sila isa. Hindi po sila magkaiba. Ano po? So, ang sabi po dito sa sa Matthew chapter 16 verse 18, ang sabi dito, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So, ito, sabi nila, ito yung tinayo ni Jesus Christ, yung iglesyang ito na naitayo po or pinakita po kay Pedro. Ang sabi dyan, baka kasi may kaguluhan na merong church inatinayo si Jesus . Yun yung yung sinabi niya kay Pedro na merong itatayong iglesia. Ang iglesia po yan, ibig sabihin ng iglesia ay kabuunan or isang eklesia sa original eklesia, kabuunan, mga saints. Ano po, ito po hindi, ang iglesia po ay hindi isang denomination, but ito po ay kabuunan ng tawag sa mga Kristiyano, yung iglesia po kaya sabi dito, baka magtataka sila pag yung mga nagbabasa ng Biblia o nag-aaral na may tinayo ang Diyos . Si Jesus Christ, may tinayo yung iglesia siya, may tinayo siyang church. At ang sabi sa 1 Corinthians chapter 10 verse 32, ang sabi diyan, huwag kayong magbigay ng dahilan dahilang ikatitisod sa mga Hudyo man, sa mga Grego man o sa iglesia man ng Diyos. So may isa pa pala, may iglesia pa pala ng Diyos. Pero alam natin mga kapatid na iisa lang po ang sinasabi po dyan ni Pablo at isa lang din po ang sinasabi po dito sa Mateo. Dahil ang ating Panginoon, siya po ay nagkatawang tao. Pero yung sinasabing iglesia dito, yung iglesia na sinabi ng Panginoon kay Pedro at yung sinasabi po dito sa Corinto na huwag magbigay ng dahilan para ikatitisod, ay siya din po yun, yung iglesia, yung mga mananampalataya na kumikilala po sa ating Panginoong Hesukristo. So, isa lang po yan. Kaya, wala pong pagtatalo. So, maganda po itong pinag-aaralan natin. At least, meron tayong mga, at may mga background po tayo, pwede po nating magamit po ito. Or, sinasabing stock knowledge, minsan kasi hindi natin, pagkatapos ng ating pag-aaral, nakakalimutan na natin. Pero once na matouch natin yung ganitong subject, topic, lumalabas po ito. Ano po? So, maganda yan. Aral lang tayo, makinig lang tayo, magbasa lang po tayo. Lahat naman po yan ay na-absorb po yan ng ating utak. At, inire-retain din po yan ng ating Panginoon sa ating isipan.
para kung sakali at may pagkakataon na tayo po ay merong maka salamuha o may mga katanungan na ganito, ay meron po tayong naka-inbox sa atin. Yung mga memory po natin, ano, ay mga napag-aralan natin, yan po ay babalik po, ano po, babalik para pwede po natin ano yan. Maganda yan at nag-aaral po tayo. At sabi po dito sa 34, will God give His glory to another? And ibinibigay ba ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa iba? So, ito po talaga magsasabi na wala po talagang ibang Diyos na pwedeng maging kapantay ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo na ating pinaglilingkuran. So, paulit-ulit na nating sinasabi yan, paulit-ulit na nating pinag-aaralan na wala pong ibang Diyos na tayo ay dapat paglingkuran, dahil iisa lang po ang ating Panginoon. Mismo siya bumabanggit ang ating Panginoon na wala po siyang pwedeng bigyan o ibigay ng ating Panginoon ng kanyang kaluwalhatian sa iba. Kasi ang sabi po sa Isaiah chapter 42 verse 8, ito mo ang sabi, ako ang Panginoon na siyang aking pangalan, at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o akin mang kapurihan sa mga larawang inanyuan. So dito ang gustong palabasin ng ating Panginoon na walang pwedeng maging kapares ng kaluwalhatian ng ating Panginoon, maging ito man ay mga inanyuang larawan. So isa rin po ito sa pwedeng maging ground natin o pwedeng magamit natin na pag sinasabi nila, ba't hindi kayo sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Ba't di kayo sumasamba sa mga imahe, sa mga pictures? Oh. Kasi ang dahilan po nila, hindi naman namin talaga sinasamba yung mga imahe. Hindi naman namin sinasamba yung mga estatwa. Ano lang yan? Representation, parang ganyan. Para may nakikita kami. Pero sabi ng Biblia, mas mapalad yung naniniwala, ano, kahit hindi pa niya nakikita ang ating Panginoon. Ano, yun yung naging kaso po kay Tomas. Kasi Tomas hindi naniniwala eh. Kailangan mahawakan niya muna. Si Tomas po ba yun? Ano? Si Tomas, kailangan mahawakan ko muna ang kamay ng aking Panginoon bago ko maniwala ang kanyang tagiliran. So, ang pananampalataya pong ito, sabi ng Bible, ito po ay yung inaasahan nating kapanatagan sa mga bagay na nasa harapan natin, yung hindi pa natin nakikita. Ito yung mga pinapaniwalaan natin, ganun din yung ating kaligtasan. Kaya tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon kasi may inaasahan po tayong kaligtasan tayong makukuha pagdating po ng panahon. Inaasahan din natin, sabi sa Tito, yung dakilang pagdating ng ating Diyos na tagapagligtas. Ano po ang ating Panginoong Hesukristo, yung pagdating niya, hindi man natin alam kung kailan. Sabi ng Biblia, walang nakakaalam maging anghel ay hindi alam ang pagdating ng ating Panginoon. Pero umaasa pa rin po tayo. Yan po ay sa pamamagitan po yan ng pananampalataya. Kaya nandun yung pag-asa po natin. Ano po? So, dito po mga kapatid, ang ating Panginoon, naghihint na po siya dito. O talagang sinasabi niya po na talagang walang kapurihan o walang pwedeng maging kaluwalhatian sa mga inanyuhang larawan. Ito man ay tao, ito man ay hayop, ito man ay mga bagay sa kapaligiran. Kapag inanyuan ito, hindi po yun nagiging Diyos. Kahit marami o milyon, libo ang mga sumasamba doon, walang kaluwalhatian po sa larawang yun. Dahil ang kaluwalhatian at pagsamba ay nararapat lamang sa Diyos na buhay. Ano po, kaya ayaw yan ng ating Panginoon. Nagagalit yan ng ating Diyos. May sumpa ang ating Panginoon dyan. Ilang generation ang sumpa ng ating Panginoon sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ganon kagalit ang ating Panginoon sa pagsambang yan. Bakit? Kasi imbis na yung lumikha, ang sabi ng Acts, imbis na ang lumikha ang sasambahin, ang sinasambaho nila ay yung nilikha. Ano po? Dapat yung lumikha, yung ating Panginoon, siya po yung ating dapat sambahin, hindi yung mga nilikhang bagay.
Kaya sa 35 po, was there a God formed before Jehovah or will there be one form after? So sabi po dito, meron bang Diyos na inanyuhan bago si Jehovah o magkakaroon ba ng isa pagkatapos? So meron bang isa pang meron bang ibang Diyos? Si Jehovah, yan yung ating Panginoon, yan po yung gamit lang ng Old Testament. At sa sabi diyan, pagkatapos ba ni Jehovah yung ating Panginoon sa Old Testament, ay meron pa rin bang isa pang panibagong mag-rise na Panginoon? Ang sabi diyan, mga kapatid, sa Isaiah 43 verse 10, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga walang Diyos na inanyuan na nauna sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Unang-una, walang panimula at walang katapusan ang ating Panginoon. Yan po yung isang attribute ng ating Diyos na wala po siyang simula at wala siyang wakas. So, ang ating Panginoon, He is eternal. Ano po? Siya ay walang kasi ang mga bagay na merong simula, yan po ay merong wakas. Pero ang ating Panginoon, siya po ay pang walang hanggan. Dahil wala po siyang pasimula, so ganun din, wala rin po siyang magiging wakas. So, kaya ang sabi ng ating Panginoon, siya lang. Siya lang po ang dapat at tayo ay saksi ng ating Panginoon, mga lingkod tayo na pinili ng ating Panginoon. Kaya alam po natin na wala po talagang ibang Diyos maliban sa Diyos, tunay na Diyos na ating sinasampalatayanan. Kaya kung sino man yung mga lumilitaw na mga Diyos daw, mga lumilitaw na mga bagong Panginoon, mga appointed Son of God, mga bagong Diyos yan, mga appointed Son of God, adopted Son of God, mga ampon na ay hindi na siguro, baka kampon na yon, ano po, kampon ng ibang Diyos. Pero yung sinasabi po dito sa Isaiah chapter 43 verse 10, wala na pong iba, ano po, walang iba, walang nauna at walang kasunod. Ang Diyos lang natin mismo. He alone is our God, mga kapatid. At sabi sa 43:11, ako sa makatuwid bagay, ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. So sinabi yan din sa Acts 4:12, mga kapatid, na sa pangalan lang ng ating Panginoong Jesucristo, sabi sa mababaw na salin, nandun lang po yung kaligtasan na ating pwedeng takbuhan o pwede nating makuha sa pangalan lang po ng ating Panginoon. Kaya ano lang yan, magkakonek po yung 43:11 sa Acts 4:12 po. Ano po? Kaya tama po yung ating pinaglingkurang Diyos. Amen. Hindi tayo naglingkod sa tatlo, hindi tayo naglingkod sa dalawa, kundi naglingkod tayo sa isang Diyos na sinasabi po ng Biblia. Amen. So, salamat at nakilala natin ang tunay na Diyos. Praise the Lord. At sabi po sa 36, what is the one thing that God does not know? So, ano ang isang bagay na hindi nalalaman ng Diyos? Yan. Meron bang bagay, di ba, sabi natin, sabi ng Biblia, na He is omniscient. Lahat ay nakakaalam ng lahat ng bagay. Pero meron pa rin palang hindi nalalaman ng ating Panginoon. Amen. Meron pa rin palang hindi nalalaman. Kala ko omniscient siya. Pag sinabi ko po siya po omniscient, siya po ay nakakaalam sa lahat ng bagay. Alam niya lahat ng bagay, wala hong natatago sa kanya. Pero meron pa rin palang hindi alam ang ating Panginoon. Pero ang hindi lang alam ng ating Panginoon ay walang kilalang ibang Diyos ang ating Panginoon. Kaya sabi sa Isaiah 44 verse 8, kaya kayo'y huwag mga takot o pangilabot man, hindi ko baga ipinahayag sa inyo ng una at ipinakilala at ako
ang aking mga saksi, may Diyos bagaliban sa akin. Yan ang hindi alam ng ating Panginoon, na meron siyang kapares, na meron siyang kapantay. Sabi niya, oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Yan ang hindi alam ng ating Panginoon, na meron siyang ka-equal. Yan yung naging gusto niya eh. Kaya bumagsak po si Lucifer. Kaya bumagsak si Satanas sa pagiging anghel po niya. Lucifer pa siya noon. Sa pagiging Lucifer na pagiging magandang anghel. Kasi ito yung iniisip po ni Lucifer, na pantayan niya ang ating Panginoon. And sa pag-iisip pa lang yun, hindi pa yan ginagawa niya, no? Hindi pa po yan ginagawa ni Lucifer, iniisip pa lang niya yan. Pero na-intercede na, o nakita na, o nalaman na ng ating Panginoon, may ganitong pag-iisip, may ganito palang puso yan. Si, meron ganito palang puso si Lucifer. Unang-una pa lang, may muhudyat na ganyan na, ibabagsak na yan ng ating Panginoon. Kaya sa ating mga mananampalataya, kung saan tayo nilagay ng ating Panginoon, hanggang dun lang tayo. Hayaan ang Diyos po ang magtaas po sa atin. Hayaan ang Diyos po ang mag-promote sa atin. Kasi pag nakita yan ni Lord sa ating isipan, ay gusto ko rin magling leader. Gusto kong pantayan yung ganitong klaseng leadership. Kung in a good way, kung nananalangin ka in a good way na maging kapares mo yung leadership ng isang hinahangaan mong leader, magpe-pray ka with sincere heart, papakinggan niya ng ating Panginoon, igagawin, kumbaga, i-develop ka ng ating Panginoon hanggang sa maging ganun din yung iyong way of leadership. Pero kung yan ay ninanasan mo dahil gusto mong mamagnify ang sarili mo, dyan tayo babagsak. Bakit? Kasi iba po yung motive. Si Lucifer, iba po ang motive niya. Kasi magandang hangis si Lucifer eh. Kaya para mas lalo siyang sumikat, mas gusto niyang ginusto niyang maging kapantay ang ating Panginoon para mas maging maganda siya sa mga nakakakita sa kanya. So mahirap din pala yung maging maganda at pogi. Medyo may temptation din minsan. Kaya salamat at sakto lang tayo. Amen. Amen. Salamat at sakto lang. Amen. Wala tayong pagyayabang. Sabi ng Biblia, kung sino man may gustong ipagyabang, ipagyabang natin ang ating Panginoon. Yun na lang ipagyabang natin. Kung wala tayong may pagyabang na muka, si Lord na lang ipagyabang natin. Matutuwa pa si Lord sa atin. Amen. Kasi yung ating muka, yung ating appearance, ito ay parang bulaklak. Matutuyo din sila. So, mas maganda yung ating Panginoon ng ating ipagmalaki ang ating ipagyabang. Praise the Lord. At sabi po sa 37, what is one thing that God cannot do? So, ito, isa pang katanungan. Anong isang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Meron pa rin palang hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Kung kanina, sa pagiging omniscient, meron siyang hindi alam. At sa pagiging powerful, sa pagiging mighty ng ating Panginoon, meron pa rin palang hindi kayang gawin ng ating Diyos. Pero ang sabi po dyan, ang sabi po ng Tito, paliwanag natin yan, Tito 1:2, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling. Yung pala yung hindi kayang gawin ng ating Panginoon, yung magsinungaling. Ano po? So, yan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng panahong walang hanggan. Hindi natin alam yan. Buhat ng panahong walang hanggan. Kailan kaya yun nagsimula? Yung walang hanggan na yan. Yeah. May sinasabi lang katapusan ng walang hanggan. Katapusan ng walang hanggan. Parang contradict yun ah. Yeah. Katapusan, tapos walang hanggan. So, dito pa, ganun din sa ating Panginoon, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. So, hindi rin natin alam. Ibig sabihin, wala talagang, hindi, sabi din naman ng numbers, di ba, ang ating Panginoon, hindi siya katulad ng tao na nagsisinungaling. Ang ating Panginoon, hindi siya makapagsisinungaling. Kaya pag sinabi niya, gagawin po niya yan. Pag nag-declare ang ating Panginoon, gagawin niya po yan, mga kapatid.
Kaya yung mga pangako niya, yung mga promises niya sa Biblia, pag ginawa po natin yung mga condition na yan, talagang makukuha po natin yung mga reward na ipanangako ng ating Panginoon. Ganun din, counterpart niya, yung mga ayaw ng ating Panginoon, pag ginawa natin yon, yung mga conditions po nan, ay makukuha rin natin. Kasi good and evil, lahat po yan ay merong mga consequences. Kaya kung gusto mo maganda ang consequence ng buhay mo, ay yung magagandang bagay o yung mga gusto ng ating Panginoon, yun po ang ating gawin para maging yung pagpapala na galing nga sa ating Panginoon ay yun po yung ibuhos po sa atin. Kasi pag gagawa tayo ng ayaw ng ating Panginoon, hindi alam natin kung ano mangyayari. Yung mga ayaw rin natin sa buhay, yung ayaw rin nating maranasan, yun po yung ating mararamdaman kasi ginawa natin yung mga bagay na ayaw ng ating Panginoon. Kaya ang sabi nga, may isa pang sinasabi sa may mga preaching na sinasabi, your option doesn't matter. Kasi pag sinabi ng Biblia, or your reason doesn't matter. Because kung ano yung sinabi ng Bible na tama at mali, yun ang tama. Pag sinabi ng Bible na ito ang tama, yun ang tama. Wala nang reason-reason dun. Pag sinabi ng Bible na ito'y mali, yun ay mali. Wala na ring reason dun. So, hindi tayo pwedeng makipagtalo sa salita ng ating Panginoon dahil tao lang po tayo. Amen. Tao lang po tayo. Wala tayong ganong capacity ng kaisipan, ng kaunawaan, ng karunungan na katulad po sa ating Panginoon. Kaya, sabi po sa 38, how many gods should we know? Ilang Diyos lamang ang dapat nating kilalanin? So, ulit-ulit na po sinasabi natin yan, napapag-usapan. Ang sabi ng Hosea 13:4, gayon may, ako ang Panginoon mong Diyos mula sa lupain ng Ehipto at wala kang makikilalang Diyos kundi ako. So, iisa lang, yung Diyos na naglabas sa mga Israelita sa Ehipto, yung Exodus, ay siya lang po ang dapat nating kilalanin. At nagpakilala na po yan nitong New Testament na siya po si Jesus Christ. Yan, siya lang po ang Diyos na dapat natin kilalanin. Kaya sabi niya, at wala na kang makikilalang Diyos kundi ako, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Praise the Lord. Kaya kung babasahin natin yung Book of Exodus, kung paano lumabas ang mga Israelita sa Egypt, kita natin isa lang yung Diyos na tumutulong sa kanila. Walang katulong ang ating Panginoon, walang siyang kahalili, dahil siya lang naman yung Diyos na tagapagligtas at hindi niya po kailangan ng tulong ng tao at sino man. Dahil ang Diyos po natin ay makapangyarihan. So, He is omnipotent. Ano po, makapangyarihan ng ating Panginoon. So, 39, sabi dito, how many names has the Lord? So, ilan pangalan lamang ba mayroon ang Panginoon? So, marami po silang sinasabi ngayon. Meron pong Jehovah, Yahweh, Yeshua, and iba yun, yung mga El Shaddai, ano pa ba? Marami po silang sinasabi. At kinukondem po nila ito, Jesus, hindi yan Jesus. English word na yung Jesus. Sinasabi nila, English word na yung Jesus eh. Dapat Jesus. Ganun. Yun dapat yung ginagamit. Dapat Jesus, o Yeshua, Jehovah. Yun kasi yun nasa Bible eh. Pero yung Jesus, yan ay English word na. Yun yung reason ng iba. So, ito naman po ang tanong natin sa kanila. Bakit pag ginagamit namin yung bakit pag ginagamit natin yung word na Jesus Christ, bakit merong kapangyarihan? Di ba? Bakit merong lumalayas ni demonyo pag nagre-rebuke tayo ng ginagamit natin yung pangalang Jesus? Bakit gumagaling yung may mga sakit pag nananalangin tayo na ginagamit natin na yung pangalan ng ating Panginoong Hesukristo? Kung hindi po yun tama, hindi sana hindi po yun gumagana.
Tama po ba, mga kapatid? Dahil marami silang inilalabas ngayon eh, na pangalan eh, hindi, itong dapat na no, itong dapat pangalan ng ating Panginoon, dito tayo sasampalataya, itong gagamitin natin. So, based tayo sa experience nating mga mananampalataya. Ano po, based po tayo sa experience na lang natin, kasi yung experience natin, matibay na testimony yan eh. Matibay na testimony yan. Eh, bakit po nung pinanalangin ako sa pangalan ng Panginoong Hesus, gumaling ako? Ibig sabihin po pala, mali yung ginamit na pangalan, pero gumaling ako. Yeah, parang, ano eh, yung napakalaking contradiction na pwedeng mangyari. Kaya, pag meron sa ating kumakausap na ganyan, kung, kasi marami silang alam ng mga terminologies, may alam yan ng mga Hebrew, mga Greek word, ah, ganito, dapat ganitong ano natin. Yun na lang sabihin natin. Kung hindi tayo technical na mananampalataya, iyan naman lang yung ano mo experience, yung testimony. Eh, kung ganoon din po pala, hindi mali po pala yung ginamit na pang, na pangalan nung ako'y may sakit at ako'y gumaling. Eh, ang tanong po, bakit ako gumaling kung mali? Ano po? Amen. Kaya, sa mga ganung bagay pa lang, makita natin na tama yung ating pinaglilingkuran at tama yung Diyos na nakilala po natin, yung pangalan ng Diyos. Kaya sabi ng Sakaraya, kung ilan Diyos, kung ilang pangalan, ang sabi ng 14:9, at ang Panginoong magiging, ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyo'y magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. So sa atin, alam natin yan mga kapatid, na isa lang ang pangalan na dapat tawagan po natin. Ulitin po natin yung Acts 4:12. Nandun lang po yung pangalan ng tagapagligtas po natin. Amen? Kaya sa atin po, mga one God believer, ano lang po natin yan? Payuan po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Babaliwalain ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ng pangalan ng ating Panginoon. Amen. Sa 40, is it good that we think upon the name of the Lord? So, mabuti bang alalahanin, isipin, pagnilay-nilayan, didilihin ang pangalan ng ating Panginoon. Nasabi diyan. Sabi sa Micah, chapter 3 verse 16, na magkagayoy sila'y nangatakot sa Panginoon ay nagsang-usapan at pinakinggan ng Panginoon at dininig at isang aklat ng alaala ay nasulat sa harap niya para sa kanila na nangatakot sa Panginoon at gumunita ng kanyang pangalan. Ito pala yung maganda mga kapatid. Pag tayo po ay pinag-uusapan natin ay ang pangalan ng ating Panginoon, pinapakinggan pala at dinidinig. Ibig sabihin, nakikinig ang Diyos pag tayo po ay nag-uusap po tungkol sa Kanya. So, yan ang kagandahan mga kapatid. At nasabi diyan, may isang aklat ng alaala. Yung palang pagkakataon, pag tayo pala ay nag-uusap tungkol sa ating Panginoon, yung pala ay nire-record ng langit. Nire-record pala yan. O, ganitong oras pinag-usapan niyo yung aking pangalan. Kaya, ang sabi diyan, para sa kanila na natakot sa Panginoon at gumugunita, alam niyo, gumunita, yung alalahanin. Inaalala, gumugunita ng kanyang pangalan. So, maganda pala mga kapatid na yung conversation natin, though kahit may pagkakataon talaga na hindi naman lagi, pero talagang ang gawin po natin ay pag meron tayong mga karap na mananampalataya or may mga winiwitnessan tayo, mas maganda pala na uusapan po ay patungkol po sa ating Panginoon. Dahil ito po ay inaalala, dinidinig, pinapakinggan ng ating Panginoon yung mga taong talagang nag-uusap o siya ang pinag-uusapan mga kapatid. So, ito yung pinakamagandang way para
mapasaya, isa rin sa mga bagay na kaya na mapasaya natin ang ating Panginoon na yung pag-usapan po natin siya. Ano po? At sabi po sa 41, does the Bible say that God alone treads upon the waves of the sea? Sa malalim na English, tagalogin natin. Sinasabi ba ng Biblia na ang Diyos lamang ang tumatahak sa alon ng dagat? Ibig sabihin, siya yung nag-stretch o inano niya ang dagat. So, sabi sa Hob 9:8 na nag-iisang inunat ang langit at tumutongtong sa mga alon ng dagat. So ilang beses po yung ginamit, ilang beses po yan mga kapatid nangyari, yung lumakad siya sa lumakad po siya sa dagat, sa tubig, sa ibabaw ng tubig. Sa Genesis, ganun din yung espiritu ng ating Panginoon, yun yung nagro-roam. Ngayon, nasa ibabaw, diba, sa Genesis chapter 1 yun eh. And the Spirit of the Lord, ang sabi sa English, ang sabi dito, when the earth was, diba, in the beginning, God created the heaven and the earth. Ang sabi ng Genesis 1:1. Then chapter 2, sabi sa mababaw, when the earth was as yet unformed and desolated, with the surface of ocean depths shrouded in darkness, and while the Spirit of God was hovering over the surface of water. Yun, nandun pa rin ang ating Panginoon, Genesis 1:1, nandun na. Amen. Nung siya'y naging, dito siya, katawang tao, lumalakad pa rin, kaya hindi pala yung kaya hindi pala imposible na lumakad ang Diyos dun sa ibabaw ng tubig, kasi noon pa man ay lumalakad na siya sa tubig. Ano po, kaya na niya lumakad, at kaya naman talaga niya kasi kapangyarihan yun ng ating Panginoon. Amen, makapangyarihan siya. So, yan. Sa 42, why then was Jesus able to walk upon the Sea of Galilee? So, ang tinanong una ay yung Panginoon. Then, sa 42, ang sabi, bakit? Kung gayon, bakit si Jesus ay nakalakad sa dagat ng Galilea? Sa Matthew chapter 14, verse 25. Ayan. At sa kaapat na ikaapat na pagpupuyat ng gabi ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ayan, lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya, bakit yung God at bakit si Jesus nakakalakad sila sa tubig? Ang sagot po mga kapatid, kasi siya yung manlilika. Kung sino yung naglika ng langit at lupa sa Genesis, siya rin po yun. Amen. Si Jesus din po yun mga kapatid. Chamber po eh. Siya yung kasama ng Diyos sa pasimula pa. Amen. Kaya, ayan. Sabi sa Colossians chapter 1 verse 16, sapagkat sa kanya, ninalang ang lahat ng mga bagay sa sangkalangitan at sa sangkalupaan na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging ang mga luklukan o mga pagsakop, mga pamunuan o mga kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kanya. So, note this mga kapatid, ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng ating Panginoon at para sa ating Panginoon. So, ang lahat ng mga bagay na yan, amen, yan po ay nilikha para sa ating Diyos. So, merong confusion po ata dyan sa Colossians. Tingnan natin sa English. Dito po sa sakto na pala. Isyo po ay ito po ang ating Panginoon sa pamamagitan. Sabi dito, all things were created by Him. Siya
and for him. At ang sabi po kasi dito, pag ito po yung ano, yung King James Version. Ang sabi dito, created by him sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa created by him, mismo ang ating Panginoon ang naglikha. At yung mga nilikha niya ay para talaga sa kanya rin. Amen. Kasi may sinasabi po dito sa mababaw na salin, through him. Ibig sabihin, merong ginamit. So, anong nangyayari dyan? Baka meron pang pangalawang persona. Sa pamamagitan, ibig sabihin, ang ibig sabihin yan, mga kapatid, meron pang device na nangyari. Kasi, true, iba po yung true. Ibig sabihin, pag true, merong ginamit. Ano po? Pero, created by him, siya mismo ang lumikha. So, ito po yung pinakamagandang asalin, yung King James Version, kasi created by him. Kasi pag ginamit natin yung through him, baka na dun pa yung son. Sa pamamagitan, di ba, magkaroon na ganyan. God Almighty, through him, ginamit niya si Mighty God. Parang ganyan, mga kapatid. So, si Almighty, ginamit niya si Mighty God para i-create yung lahat ng bagay. Pero hindi. Ang sabi po dito, mga kapatid, sabi po dito sa King James, pasok tayo dito sa pinakamalapit na salin sa original version ng Bible, dito po ay created by him. Ibig sabihin, siya po mismo ang nag-create, wala siyang ginamit na mga devices, wala siyang mga ginamit na mga tao or mga bagay para mangyari, or wala siyang alam natin yan, mga kapatid, kanina yung explanation. Walang Mighty God at walang Almighty God. Siya mismo, ano po, ang nag-create ng mga lahat ng bagay, siya mismo, at para sa kanya ang lahat ng bagay na po yan, mga kapatid. So, sana'y maging malinaw po sa atin. Kasi pwede po yang ibutas sa atin ng mga naniniwala sa dalawa at sa tatlong Diyos. Ano po? So, intindihin po natin. Sabi po sa 43, is God the only one who can forgive sin? So, ang Diyos ba ang tanging makapagpapatawad ng kasalanan? Kasi may mga pagkakataon dyan na nagagalit yung mga tao. Tinatawag ang ating Panginoon na mamumusong. Kasi, yung trabaho ng Diyos ay ginagawa ni Kristo. Hindi nila kasi kilala . Kaya sabi po sa Isaiah 43:25, ako nga ay siyang pumapawi ng inyong mga pagsalansang alang-alang sa akin. Ibig sabihin ng pagsalansang, pagkakasala. At hindi ko alalahanin ng inyong mga kasalanan. Ito yung pag pinatawag na tayo ng ating Panginoon, totally wipe out na yung ating mga kasalanan. Hindi na niya naalalahanin. Huwag mo lang uulitin. Amen. Kaya ang sabi po sa Mark chapter 2 verse 7, bakit nagsasalita ang taong ito ng ganito? Yung mga pariseyo. Siya'y namumusong. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi isa? Ang Diyos lamang. Sila po ay mangmang sa pagkakataong ito na hindi po nila kilala ang kanilang kausap. Ang kausap pala nila ay yung Diyos na tunay. Si Kristo, si Jesus Christ, siya po yung Diyos. So, makita po natin dito yung kamangmangan ng mga tao na nasabihang mga relihiyoso pero walang kaalam-alam sa turo o sa tunay na Diyos na yung pala'y dumating na sa panahon po nila. Amen. Salamat dahil hindi po tayo naging bulag, naging mangmang na katulad ng mga pariseyo, na kahit meron po tayong alam sa Biblia, sa salita ng Diyos, ay mas lalo po natin, mga kapatid, na talagang iniintindi ang salita po ng ating Panginoon. Kaya mahalaga po ang pag-i-study, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon para mas maunawaan po natin ang kanyang mga kautusan, ang kanyang mga salita. Praise the Lord. At sa 44, why then could Jesus forgive sin?
So, dyan na po yan. Kanina sa napag-usapan po natin, bakit ang Diyos, bakit si Jesus, nakakapagpatawad siya ng kasalanan. Alam natin mga kapatid kung bakit, nabanggit na natin kanina kasi siya rin yun. Yung Diyos noon, nung Old Testament, si Jesus Christ nung New Testament. Amen. Kaya wala yung pagtatalo. Kaparehas na kapangyarihan, kaparehas na authority, makapagpatawad ng kasalanan ay meron po sila. Kasi iisa lang yun. Amen. And for, sabi dyan, at nakakita si Jesus ng kanilang sa kanilang pananampalataya at sinabi sa lumpu, anak, pinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Dito parang naghalimaw yung mga pariseo. Mumusong. Yan, ang kaya lang magpatawad ay ang Diyos. Bakit ikaw na tao, anak ng karpentero? Hindi, ano ko lang yun, paraphrase ko na lang yun. Parang ganun yung nasa isip nila. Ito, anak to ng karpentero. Alam ko ito kung saan lumaki ito, bakit ganito ito. Makapagpatawad ka, alam mo, Diyos. Hindi nila alam, Diyos pala yung kausap nila, yung pinaparatangan nila. Amen. Kaya, mahirap din minsan na maging mangmang. Hindi natin alam, iba na pala yung ating kaharap. Amen. Nasa katotohanan pala yung ating kaharap. Kaya, mas magandang humingi ng karunungan sa ating Panginoon. Amen. At sa 45, ito po yung last natin para sa session pong ito. Sabi po sa 45, is Jesus the true God? Siya ba ang tunay na Diyos? O naman, ang sabi sa 1 John 5:20, at nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Yeah, buhay na walang hanggan. Praise the Lord. So, this is the true God and eternal life. Yan po yung sinasabi po ng English. So, yung sinasabi ng isa pong yung kay Batman na sinasabi po na ang Diyos, si Kristo, hindi yan, tao lang yan. Si Jesus Christ, tao lang yan. Ang tunay na Diyos ay yung Ama. Yun yung kanilang ano, yun yung kanilang argumento, si Kristo tao lang yan. Pero yung isang nakakaano sa kanilang doktrina, si Jesus Christ tao, pero yung founder nila anghel. Yun. Ah, kita niyo po yung ano nila, yung logic na talagang mali. I mean, ilang years na sila dito sa Pilipinas, hindi pa rin nila kilala yung Ama. Si Jesus Christ, sinasabi nila na siya po ay tao lamang. Pero yung founder nila na tao lamang, anghel sa kanila. Ay, parang may mali talaga. Malaking mali. Amen. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ito yung sasabihin natin sa kanila. Si Kristo, si Jesus Christ, siya yung Diyos. Hindi ang Diyos, yun yung Ama. Hindi nga eh. Nandabi nga sa 1 John chapter 5 verse 20, yung Diyos, yung Ama, ano po yung Diyos na yan, si Jesus Christ, siya yung Diyos. De, paano masasabi? O ito, basahin mo. Pabasa na lang po natin sa kanila kasi mas maganda yung salita ng Diyos mismo ang umimik sa kanila. Ano po, sabi dyan, sa makatuwid na sa kanyang anak na si Jesucristo, ito ang tunay na Diyos. Si Kristo, si Jesucristo, siya ang tunay na Diyos. Ang buhay na walang hanggan. So, ayan, Jesus Christ. Yeah, napakaganda. Jesus Christ, this is the true and eternal life. So wala na po silang masasabi dito. Ito pala eh, si Jesus Christ naman pala ang Diyos eh. Siya naman pala yung ano eh, yung Diyos, siya pala yung buhay na walang hanggan. So kaya ba nang gawin ng tao 'yan? Yung mag nasa yung mapupunta sa kanya yung buhay na walang hanggan, yung magiging Diyos. Tama yung mga ano natin, huwag tayo magkakamali. Yung ibang argumento po ng isang reliyong ito, tama naman yung pagka-Diyos. Eh, tama yung pagkatao. Huwag kayong, huwag niyong ano yun, huwag niyong susuplahin. Kasi pag alam niyong tama yung description sa pagiging tao na ni Kristo, hindi, tama po yun. Ako hindi kontra kasi
Nasa Biblia yan eh. Pero sa isang side, siya rin ay Diyos. Ito yung pag-usapan natin. Ayan, ipaliwanag natin sana. Kasi sa kanila, half-truth nasa kanila na. Pero yung full and whole truth, nasa atin po yan mga kapatid. Kaya, ang sabi dyan ni, last na po ito, ang sabi dyan ni Pastor Jerry, nung nasa Bible school po kami, sila, nakadila lang sa burger. Tayo nakakagat na. Yun lang sila. Sa katuruan, mga kapatid, nadilaan pa lang nila yung katotohanan. Tayo po, mga kapatid, nakagat na natin at nanguya na natin. Amen. So, anong ibig sabihin nun? Sila, na tikman pa lang nila yung kakaunting katotohanan. Pero sa atin, nangunguya na natin. Amen. Hindi na, sabi nga ni Pedro, ni Pablo, mga kapatid, nagatas na, nakarni na. Amen. Nakakain na tayo ng nakainom na tayo ng gatas, yung doktrina, at kaya na rin natin kumain ng matitigas na doktrina, matitigas na turo. So sa atin, ayos na mga kapatid, nasa atin po ang katotohanan. So once na nasa atin ang katotohanan, huwag na po tayong aalis sa katotohanan yan. Amen. So salamat po sa ating Panginoon. At sa susunod po na ating pag-usapan, matatapos na po natin 45. So maging 60, last session na po natin next week. Next Friday ng itong ating 60 questions. So meron po akong mga nakuha na maganda rin pang mga lesson magagamit po natin sa pag-aaral. May mga materials na po ako, so gamitin po natin yan, pag-aralan natin yan para mas lalo po tayong maging yung kaalaman natin sa salita ng Diyos ay mas lalo pong lumago. Ano po? So, salamat po sa ating Panginoon. At bago tayo magtapos, tayo po ay manalangin. Pasalamat tayo sa ating Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito, sa gabing ito, na kami po ay muli nagkaroon ng time para mag-aral po ng inyong salita. At Lord, salamat God, haleluya, na patuloy na nagbibigay po kayo ng kaunawaan. At patuloy nagbibigay po kayo ng kaalaman po sa amin patungkol po sa inyo. At God, hallelujah, maging ang mga nakikinig online at dito po mga kapatid sa kasama ko, Lord, hallelujah, kayo po ang magpala po sa kanila ng karunong at kaalaman at mas lalo pa pong lumalim, Panginoong Hesus, ang kanilang pagdi-desire na makilala po kayo, Panginoong Hesus, at yung connection po nila, Lord, hallelujah, sa inyo, yung relasyon ay mas lalo rin pong lumalim upang God, hallelujah, ang aming pag-aaral ng iyong salita ay mas lalo po naming ma-enjoy, Panginoong Hesus, na habang wala pa po kayo dito, mas lalo po kaming ma-inlove sa inyong salita. Kaya Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, hallelujah, pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoong Hesus, na nakarinig at sa ganun din sa live, Panginoong Hesus, ay pagpalain niyo din po sila. Pinupuri ka namin, itinataas namin ang iyong pangalan. In Jesus' name, amen. Hallelujah.